Yo, what's up mga kalapatids? Good morning sa inyong lahat, lalo na sa mga kanubi natin nanonood dito sa ating programa. Welcome back dito sa ating channel. And for today's video, maaga nga akong umakyat para i-check yung ating mga alaga sapagkat itong breeder natin ay nakatakdang magpisa ng itlog. Ito ay pinakihihintay ko sapagkat ito yung magiging unang painakay natin sa kanila. Although meron tayong painakay sa kanila nung mga nakaraan, kaya lang yun nga, nadali ng pusa. So, nilagyan na natin ang screen para, ayan. So, ang tagal na natin hinihintay itong dalawang ito, halos 4 na buwan na. At ngayon pa lang, magkakaroon ng katuparan na makapagkaroon tayo ng inakay nitong Vandenbroek at Taiwan na ito. So, sana mapisa na ngayong araw yung unang itlog. And then, ito siguro next, ano ba to, bukas pa mapipisa yung isang itlog nito. Medyo may mga konting lamat na, pero hayaan lang natin yan mga kalapatid. Hayaan natin ang kalikasan ang magdesisyon sa mga bagay na yan. Samantala, dito tayo sa ating flyer slope. Ito yung ating mga flyers. So, ang gagawin natin sa araw na ito, mga kanubi, ay isi-second marking natin sila. So, more or less 4 kilometers yun. At napaka-crucial ng ating magiging landmark ngayon sapagkat yun ang pinakapalatandaan nila bago sila sumapit doon sa medyo mabundok na area. Bago ko sila ilagay doon sa kahon, pakakainin muna natin sila. Konti lang naman, mga ganito lang. Kalahati nito, yan. Para kahit papano magkaroon ng laman yung kanilang sikmura. Mga ngapapayan mamaya, so hayaan natin silang magkalaman tiyan. Pero hindi natin paiinumin, so hayaan lang natin silang makatuka ng kakaunti. So sa lima pwede na to mga kalapatid, so papatukay na natin. Yung isa saling kit-kit lang yan eh, ayun o, ayun nasa ibabaw. Okay lang yan kahit di siya makatuka, para yan talaga dun sa apat. So time check tayo mga kalapatid, 7:01, at hayaan lang natin sila makapagpahinga ng 10 minuto, okay na yon. A few moments later. Update tayo mga kalapatid, 7:15 na nga ng umaga at ito na yung ating mahiwagang kahon. Dito natin ilalagay yung ating mga alaga sa pag-toss natin dun sa kanilang second marking. Pasensya na kayo mga kalapatid kasi wala pa tayong training box, may nang nilalang pa lang tayo ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para pagpalain na tayong lahat. So, okay lang yan kahit alternative lang, nabubulol pa umagang ito. Okay lang yan, ang mahalaga yung sistema natin, tsaka ito, sa susunod naman pwede naman itong i-upgrade at pati yung ating loop. So unahin muna natin yung mga alaga natin kasi anin natin yan kung hindi naman wala rin naman yung ating mga alaga. So wala rin, hindi totoo yan. Dito natin ilalagay, tara basket na natin sila. Alright. So ito mga kalapatid yung ating unang ibon. Ito yung inuna ko kasi naglulugon to eh. So che-checkin natin yung pakpak niya. Tignan natin kung okay lang ba. Ilan ba to? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay ito, kompleto na. Bagamat yung isa ay maliit pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayos to. Kompleto na yung kanyang pakpak. Lagay na natin sa basket. Kuha pa tayo isa. Andan ang tambawan ito. Okay na mga kalapatids,
Napaka-importanteng chine-check natin yung ating mga alaga kapag papaliparin natin, kasi baka mamaya kulang yung pakpak nila, mahirapan sila o wala sila sa kondisyon. Kaya naman, okay naman yung mga droppings nila. Kaya okay naman yung mga alaga natin. So, isa na lang. So, ito yung ating huling ibon. Ano natin doon, baka makawala yung isa. So, mga kalapatids, update ko na lang kayo pagka nandun na tayo sa release area, alright? 75 years later. Update tayo mga kalapatids, nandito na nga tayo sa area. Ayan yung ating landmark na gagamitin para ang marking sa kanila. Nandito na tayo sa highway ng Commonwealth. At i-release na natin yung ating mga alaga. Pero bago yun, maghintay lang tayo ng mga ilang minuto para naman kahit paano makapag-relax sila dahil natatag yung mga yan sa ginawa nating biyahe gamit yung ating motor. So update ko kayo mga kalapatids mga ilang minuto lang. Ito na nga mga kalapatids, pakakawalan na natin, konting tapik lang. At sana natin yung kanilang registrar. Nagpumakos! Ito ang ating, nako! Ay, munti kang pamadali ng mga sasakyan. So mga kalapatids, uwi muna ako at hintay na lang natin doon sa ating lock yung ating mga alaga. Alright. One eternity later. Update tayo mga kalapatids. 18 minutes ago mula nung hinirelease natin yung ating mga alaga dun sa Sandigan Bayan. At nandito na nga tayo sa ating flyer slope. At ayan, nakabalik na agad yung dalawang itim natin. Naunahan pa tayo. So tingnan natin sa taas yung dalawa na kasama nila. Update tayo mga kalapatids dito sa dalawang checkered natin. Ayan na sila mga kalapatids. Nandito na rin sa taas, kaya lang di agad sila pumasok. So tatawagin na natin yan para pumasok na agad sila. So yun mga kalapatids, ito na yung ating mga alaga sa tagumpay. Yung ating ginawang pagtutos sa kanila sa second marking. Kaya lang, medyo hindi maganda mag-toss doon mga kalapatids dahil highway eh, baka ma-aksidente sila. So sa susunod, siguro, hahanap tayo ng mas maayos na pagtotosan sa kanila mga kalapatids. Napaka-importante kasi ng landmark na Sandigan dito sa position ng aking lock dito sa area. Kasi nga, pagka South ang Haggis mga kalapatids, alam nyo naman, sa likod ng Sandigan, eh andun na yung mga kabundukan, Montalban, Rizal, Antipolo. So, pagka South ang Haggis, dapat familiar sila doon sa landmark na yon. Meanwhile, pagbalik nga natin mula sa pagtutos, mayroong good news na sumalubong sa atin dito sa ating breeder. Yan, napisa na yung inakay. One day old mga kalapatids. At mukhang malakas yung ating inakay na napisa. So sana maging malusog sila. At ayan, ang sipag nung kak. Nagsusubo. Hindi na natin i-istorpuhin yan para hindi naman sila ma-stress. Alright. So mga kalapatids na kanyubi, tuloy-tuloy lang yung ating gagawing pag-training dito sa ating mga alaga. At patuloy ko kayong i-update sa mga kaganapan dito sa ating lock. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na kwentuhan. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share, at kung merong kang suggestion o mga tanong, i-comment mo lang dyan sa ibaba. So, paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita, paalam, ang kulit nito. Ah, wala pa silang tubig, alright?